challenges are meant to be met and overcome. These are immortal words coming from Liu Xiang, a Chinese Olympic gold medalist and world champion in track and field. Totoo nga, no? Talagang sinasabi niya na all of our challenges, ang purpose niyan, para ma-meet natin yan, magawa natin, maharap natin, at ma-overcome natin lahat. He has the authority because he is a champion track and field player. What are your challenges now? How is it affecting your life? Is it putting you down or is it pulling you up? Para lahat ng odds sa buhay mo ay talagang malabanan mo. Every day we face challenges. And God allows those challenges to happen to us, not to destroy us, but like this rubber band, it will stretch us. Na talagang kailangan natin ma-stretch for us to be better persons. That is why we need the challenge to grow. The challenge to grow. Heavenly Father, we thank you for this opportunity of learning together as we are being trained according to your words. We pray now that your words will float all throughout and you will be glorified. We pray that as we learn, we'll understand, we'll apply, and as we do it, it will glorify you. Thank you so much. Train us in our skills and righteousness. In Jesus' name we pray. Amen. Challenge to grow. This is the aim of this teaching. We grow from our challenges when we keep learning, boost building, and start supporting. Bago po ang lahat, and as we continue this training time, I would like you to type on the comment section. Pakitype po dyan, I am ready. Kasi gusto ko lang malaman kung ready na talaga tayo matuto. I am ready. Pakitype po. Also, if you are newly attending this FB Live teaching, I would like you to click bit.ly/faithfulconnect. Nandiyan po yan sa ilalim. bit.ly/faithfulconnect. So that we can know you more. And please do like and share this page para sa mga friends at mga family natin. I would also like for you to have your own Bible, your pen, and your journal ready. Let's now start our journey in this teaching about how to grow amidst challenges. Pag-usapan po natin to. There are three how-tos dito sa challenge na to. One is how to keep learning. Second is how to boost building. And third is how to start supporting. Okay, simulan na tayo in how to grow amidst challenges. Let's start with this. Keep learning. In Psalm 119, verse 15 to 16, napakagandang basahin ang Psalm na yan. Kaya lang ang haba-haba po. But on verse 15 to 17, it writes in the CEV version, I will study your teachings and follow your footsteps. I will take pleasure in your laws and remember your words. Gusto ko pong tuunan po doon yung I will study your teachings and follow your footsteps. Kinakailangan po na tayo ay magpatuloy sa pag-aaral. We must keep on learning. And the more we learn, the more we see solutions to our challenges or even our problems. A mind that is open to learn is a mind that is ready to grow. Isulat mo yan. Ilagay mo yan sa Facebook mo. Ilagay mo yan sa mga social media mo. A mind that is open to learn
is a mind that is ready to grow. This is where we see the difference between a fixed mindset and a growth mindset. Yung fixed mindset, yan yung isip niya, nakapaku na lang doon sa isang bagay na kung saan wala na talagang pwedeng mangyari. Wala na. Hanggang dyan na lang ako. But growth mindset believes na meron pang magandang pwedeng mangyari sa ating mga buhay. Oo, meron pa nga talaga. At kung pipili po tayo, huwag sana yung fixed. Kinakailangan tayo ay might grow through the growth mindset. To illustrate this, I would like you to look at this picture for a few minutes and then tell me what you see. Okay, may nakita ka na. Sa iba, maaaring ang unang nakita mo yung matandang babae. Sa iba naman, ang nakita mo ay yung batang babae. So, kung nakita mo ito, pakilagay mo nga dyan sa comment section yung nakita mo yung matandang babae o kung nakita mo yung batang babae. This illustrates how we see things, our mindset. Yung iba, eto nakikita, gamitin ko na ito ah, medyo negative at pinapako na ng isip doon. Iba naman, positive. Yun naman po yung ating solusyon. Hindi ko po makakalimutan itong salitang ito na naibahagi sa amin ng isa sa mga propesor ng asawa ko. He was former dean of college of the College of Economics sa UP Los Baños. His name is E.P. Mariano. He said, "Research broadens your horizons." Opo, na totoo lang, no? Ito lang yung nakikita saan natin ngayon. Nakikita natin yung problema, nakikita natin challenge, pero hindi natin nakikita yung solusyon. And that is the horizons that is waiting for us. Naghihintay sa atin yung horizons na yan. Ngayon, when we are just focused on the problem, we see all the detail or even the size or even the possible effects doon sa problema na yun. At we end up overwhelmed. Naalala ko po, si Carl when he was starting in his swimming days. As a father, I was focused on looking doon sa mga hindi niya magandang ginagawa. So halimbawa, yung dive niya medyo may kulang, yung footwork niya medyo kinakailang i-develop, o yung kamay niya hindi niya ginagamit ng maayos. So I was focused on looking at the negative. And you know, it dampened his spirit. Naka-cause ito ng panghihina sa kanya. So, nagtanong-tanong po ako, yung head coach po niya, tinanong ko, sabi niya, "Daddy, ganyan lang talaga kapag nagsisimula sa swimmer. Gusto natin sila biglang gumaling, pero hindi agad ganun-ganun, kinakailangan meron proseso yan." So, sabi niya, "Why don't you have him trained doon sa isang coach na nagkukondisyon sa amin?" And I brought him to Coach Rodel. First day pa lang ng training, tinanong niya na ako, "Sir, ano po gusto niyo mangyari kay Carl?" Sabi ko, ito, bumilis lalo yung swim niya, yung dive niya, ganyan. Lahat, dinitalye ko. And then, he executed his plan. Alam niyo, nahirapan po si Carl sa training. Talagang to the point na mapaiyak na ho siya. But he focused particularly on his strength. Nakita niya na malakas pala si Carl pagdating sa backstroke. So, pinalakas niya yun. Si Carl naman, nung panahon na yun, talo, 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 at talo, lagi sa backstroke. And then,
Doon naman sa strength niya, like yung breaststroke, pinalakas niya para pinalakas. Then came the competition. Wow. Eto na. First time, it was a long course competition, meaning 50-meter pool. That was backstroke. Alam niyo na ho nangyari. Matagal po silang lumangoy doon dahil mahaba po yung pool, pero it ended. He got first place on his seat. So, syempre excited kasi possibility na baka gold siya. At true nga po, that particular competition, doon nagsimula na siya ay nananalo na ng gold sa kanyang backstroke. At marami pa siyang na-develop because we focused on what he can do. At yung weakness niya, pinalakas pa. Tandaan niyo po ito. A really wise person will see the detail of the problem. Yun po yung negative side. And then focus on solving the positive side until he comes with the right solution. At yun po yung kailangan natin gawin. Na aral lang na aral, tuloy lang nung tuloy, kahit may problema, sige, hanapin natin ang solusyon. Huwag natin masyadong tutukan yung negatibo at problema. Now, how to keep learning? These are my simple suggestions. Read books. Iba naman, magbukas ka ng mga website kung saan pwede kang matuto sa mga bagay na yun. Mahalaga na basa ng basa ng basa. And you start with small books. Huwag niyo masyadong mahaba. And as you build up on your skill in reading, bumibilis ka na, mas lalong marami kang natututunan. Iba pa rin po kapag tayo nag-aaral. At ito suggestion ko. Number one yung basahin ng Biblia. Sabi nga ni John Wesley, he said, homo unius libri. I am a man of one book. At yun po sana, our primary book that we read is the Word of God, the Bible. Another also, especially in these times, join webinars. Napakadami pong free webinars na available. And for us, makakatulong po ito para tayo ay mapalakas sa maraming aspeto ng ating mga buhay. Maraming pong free dyan. Kinakailangan malaman lang natin at magawa po natin. And also, don't forget, converse with groups. Iba pang may mga kausap ka. Iba pang may mga kaulayaw ka. Iba kapag mayroon kang binabounce ng mga ideas mo. And because of this, we learn more, we keep learning, that will lead us to the solution to our challenges. Now, before we continue, let's share this. What are you learning now? Ano na? Yung mga natutunan mo. How is it helping you? How will you apply it for your own benefit and for the benefit of others? Kaibigan, kapatid, let me give you a few minutes to answer and discuss this question. Thank you.
nasagot yun naman yung tanong. Maganda makatulong po ito. The reason why we're asking questions is for us to process learning. Processed learning leads to understanding. Kapag naunawan po natin to, there's a big possibility that we can apply it and do this so that we can help ourselves and we help others. The how to number two sa ating pagharap sa mga challenges ay ito. Boost building. Kinakailangan po na maging daan na tayo ay maging builder ng others. Kasi kapag ganun po yung ating buhay, mas lalong nagiging pagpapala po tayo sa marami. Ikaw ba gusto mong mangyari sa iyon? Siyempre, wala namang hindi. Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of the ministry, for the building up of the body of the Lord Jesus Christ. Alam nyo, God has given His church five wonderful, talented, skilled, gifted leaders. Opo, at sa ating mga buhay, maaaring isa ka na sa mga leaders na yon. Hindi natin alam. And you know, I call that M5 or the Miraculous 5. Yung limang yan, sino yan? Let me repeat from verse 11 of Ephesians chapter 4. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Yung shepherd po doon, pastor po yun. Now, itong Miraculous 5 or M5 na to, ito yung dream team ng ating Panginoon. Because He designed His ministry, what we do now, as something that could help others more para makatulong sa marami. Ngayon, here is how the team works together. Nagsisimula po yan sa evangelist na nagsishare ng mabuting balita sa mga iba't ibang mga taong hindi pa nakakilala kay Jesus. And then, that person is brought to the church. Now, the pastors care for them as new believers and make sure that he truly feels belong to the church. Hindi lang po trabaho ng pastor ang mag-preach. Ang pinakamalaking trabaho ng isang pastor, ano po, mga alaga. Huwag po kayong maloko po doon. Kaya nga shepherding eh, nangangalaga. And one of the functions is to teach, to admonish, to encourage, and sometimes even to discipline. Kaya malaki po ang role ng pastor. At malaki din po ang role ng evangelist. Wala pong magaling sa kanila. Lahat po sila must work as a team. And then pagkatapos po na alaga ang mabuti, papasok na po si teacher. Si teacher, he or she is the one who trains the growing believer until he is ready to be launched for the service. Yun po yung maganda. Makita po natin lahat na ito pong si teacher ay hinahanda para sa isang malaking gagawin ng Diyos sa buhay ng taong yan. Kaya, kaibigan, magpaturo na po tayo, magpatrain na po tayo. And then after the teacher comes the prophet. Siya naman yung nagpe-pray, siya naman yung nag-empower, siya naman nagsisend doon sa growing person na yon towards his ministry and his missions. Kaya we need prophets for this time. Not prophets of doom and gloom, na nananakot. We need prophets who are empowered for what? They are empowered to give hope. Ako mas gusto ko maging prophet of hope kesa maging prophet of doom and gloom. Why? Because if you're a prophet of hope, you pray, you empower, and you send persons for the missions and the ministry. And then, huling-huli, ay si Apostle. Si Apostle, siya naman yung nagde-develop ng skill ng growing disciple at leader na yan. And then, binibuild din niya yung leadership na naka-OJT po siya, on the job po ito. Until he becomes a servant leader that is ready to lead. Dito sa faithful, we call it the faith group, his ministry, and who knows, baka church.
Kaya lahat po tayo, sinasabi natin lagi, everyone a leader who loves God and leads disciples to all nations. Kaya ang malaking role talaga ng Miraculous 5 is to be equippers. Pakisabi nga, equippers. Pakisabi mo na malakas, I am an equipper ng ano po, ng mga mananampalataya so that everyone can do the ministry and build up the whole church. Sino pong gagawa ng ministry? Yung mga tinitrain po natin. Ngayon po, let's go to this part. Verse 29, still on Ephesians chapter 4. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Na mahalaga makita po natin yung kahalagaan na walang pangit na pananalita ang dapat tumabas sa atin. Kaya sabi ko nga kanina, I would like to be a prophet of hope rather than a prophet of doom or gloom. That's a choice that I made earlier ago sa buhay ko. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, mas kinakailangan po natin yan eh. Hope, hope, and hope. As Max Lucado would say it, hope is the oxygen of life. Kaya ang kasama mo ngayon, kinakailangan niya yung oxygen ng buhay kasi nawawalan siya ng pag-asa. Now, how to build up others? We can build them up by encouraging. Ano po yun? Yung constantly kumukonekta po tayo sa Kanya at pinapanalangin po natin siya. You know, the biggest ministry that we can do to others is for us to pray for them. As we connect, we counsel, we encourage them, para saan? For them to be used by God powerfully. And then comes training. We would like to invite everyone to join us in our Faithful Leadership Institute na nakakonekta po sa ating mga faith groups na kung saan tayo po matitrain ang matitrain para tayo makapagsilbi sa Diyos. And then, encouraging, training, interning, ibig sabihin yung pag-i-intern, by letting them serve in a particular ministry. You know, we need people who have fats, hindi po yung taba, no? Fats, ano yung fats? People who are faithful, people who are available, people who are teachable, and people who are spiritual. Kasi pag spiritual ka, narinig mo yung calling ni God. At yun na, nagiging tapat ka na sa mga pinagagawa niya. Nagiging available ka. You know, in this time, sa panahon natin ngayon, sa totoo lang, marami tayong oras. Kinakailangan magpagamit tayo sa Diyos. Huwag na natin hintayin na nandun tayo sa ating last straw o last breath of life. Tsaka pala tayo magsasabing, sana nagsilbi ako kay Lord. Minsan, ginagamit nating dahilan itong busy. Sa totoo lang, I have made my decision long ago when I started in the ministry na kahit marami akong ginagawa, I will say I must be available for God. Ito yung paggawa lang ng video na to, medyo mahirap. Why? Why? Because ako na yung nagsusulat ng ituturo ko, tapos ako yung nagre-record dito, and then pagkatapos po niyan, ini-edit ko pa yan. 3-in-1. Kasi sa panahong ito, hindi tayo makalabas eh. Naka-lockdown tayo eh. Kaya limitado ang mga kilos natin. But, I would like to work more with the team. Kaya, join our team dito sa Faithful. Marami tayong kailangan. If you're a good scriptwriter now, please join us. Ipag-alam nyo sa amin. If you can shoot videos, sige, kahit phone lang ang gamit mo. If you can sing, magpagamit ka. Do not make any reasons not to serve God. Because God has given you this life. God has given you this hope. God has given you everything. Kaya ang pinakamagandang balik natin sa Diyos ay ang pagsisilbi natin sa Kanya. Ikaw ba gusto mong abutan ng Diyos sa nanonood ng Netflix na nagbi-binge watching? Ikaw ba gusto mong maabutan ka ng Panginoon, mag-second coming sa ngayon eh, na ang ginagawa mo, TikTok, TikTok, TikTok? Ikaw ba gusto mong maabutan ng Panginoon na andiyan ka, wala kang ginagawa, tambay-tambay lang? This is now the time to serve God. So, my question is this, let's share this. In a few minutes from now, what is your skill or talent
that can be used to serve God now. At saka ito pa ho, can you think of ways on how to use that skill and talent in the ministry that God will give you? Okay? So please answer the question honestly so that you can be used by God in powerful ways. Naisip mo na ba kung paano ka magpapagamit sa Panginoon? At salamat! If you now have the willingness, we really need you. Kahit na ano, you can write, you can do anything, para lang sa Panginoon. Please, use that talent. Kahit ganito sitwasyon natin, we can use it for Jesus Christ. So, how to number three in facing our challenges is this. As we grow in our challenges, is start supporting. We need to support each other. Lalo sa mga panahong ito, kinakailangan natin ang bawat isa. I need you, you need me, we need everyone. Hindi pa pwedeng solo-solo, kinakailangan natin kasama natin ang bawat isa. In Acts chapter 2, chapter 2, verse 46 and 47, day after day, they met in the temple area, continuing with one mind. Breaking bread in various private homes, they were eating their meals together with joy and generous hearts. Grabe. Nagugrupo-grupo sila. Nagtuturoan, kumakain. And verse 47 says, praising God continually and having favor with all the people. And the Lord kept adding to their number daily all those who were being saved. Sa totoo lang, dito po sa ating mga ginagawa, we will grow larger when groups meet together. Magsisimula po yan sa mga bahay. Like, dito sa Faithful, we have family altar. Every Tuesday po yan. Na kung saan pwede tayo magsama-sama at magtipon-tipon bilang family. We are giving you the guide para makapag-usap, makapag-discuss, at makapag-sharing. Ngayon po, imagine niyo po ito because we will really grow larger if groups meet together. Imagine 100 groups meeting online. Ngayon po, online. Per group has a minimum of 3 and a maximum of 12 attendees or people. So kung 3 lang muna, 3 times 100, ano na yun? 300 na po yun, di ba? Tapos, tingnan nyo po ito. 12 times 100 ay 1,200. Kaya, yan ang sinisigaw natin every week.
This is what we call mighty multiplication. Kaya sabihin natin, babaan lang natin, 10 grupo. 10 grupo na meron kang 12. Aba, marami na rin po yan. 120 na rin po yan. And we really grow when groups meet together. Bakit? Because connecting to a group who will care, pray, and challenge you will ensure growth. Lalo sa mga challenging times, kinakailangan po natin ng grupo na mag-embrace natin, magmamahal sa atin, magpapakita sa atin ng kabutihan. That is why I would like to invite you to join our faith groups online. Opo, this is a group of pwedeng babae sa babae, lalaki sa lalaki, depende sa age po ninyo, na mag-meet up kayo online through FB Messenger, Skype, or Zoom so that we can care for each other, we can pray for each other, we can encourage each other. Hindi nagtatapos yan sa nagbabanding lang tayo. Nagtatapos po yan na bawat isa sa atin, we have a mission for Jesus. How to join? You can now go, especially if you're new to Faithful, to the comment section and type Faith Group. Opo, type mo lang kung gusto mo maging part ng Faith Group. Diyan sa comment section, type mo ngayon Faith Group. Our online friends will know that you're interested and will connect to you online. Ngayon po, you can also click bit.ly/faithfulconnect. Para dyan naman, pag na-fill-upan po natin yan, we can also connect to you in a meaningful way. Kaibigan, kailangan natin ang bawat isa. Kumonekta tayo sa grupo. Isa pa hong dahilan kung bakit kinakailang kumonekta tayo sa grupo ay ito. Lalo sa mga panahong gusto nating lumago. Proverbs 27:17 in the Amplified Version. As iron sharpens iron, so one man sharpens and influences another through discussion. Diba? Meron kayong mag-lead ng group, tapos ilan lang kayo? Let's say, 3 to 12 po kayo. Nag-meet weekly. Grabe. You are sharpening each other. Mas lalo kayong gumagaling. At habang nag-uusap kayo, you grow together. Jesus designed groups to grow together. Hindi po siya bilang nagmarami. Panginoong Jesus, he had 12 disciples. And those 12, nakasama niya for 3 years. 3 years na halos buong araw magkasama sila. Kaya kung kukwentahin po natin yan, isa po sa mga pastor po natin, na engineer din ho, si Pastor Romy, kinumpiut niya, it will take yung ginawa ni Jesus Christ na 3 years with his disciple na tuloy-tuloy, kinumpiut niya, almost abuting 10 years kung ito ay gagawin natin weekly lang na ting isa o 2 oras. Grabe, di ba? Ganun talaga ang Panginoon, alam niya ang kapangyarihan ng grupo. Kaya tayo, gamitin natin yan for us to grow, for us to be cared for, for us to learn, for us to mature in our faith. So, this last question, I would like to ask you. How can I support others in need, even if sometimes I am also in need? Paano nga ba? And pag-usapan natin yan, babalik tayo, babalik ako kayo. Thank you.
ito, review lang po. How to grow amidst challenges. Number one, keep learning. Number two, boost building. And number three, start supporting. Pag dikit-dikitin po natin niya, makikita po natin na kahit anong crisis man ang daanan natin, if we keep on learning, boost building, and start supporting, we will grow. This is my challenge to each one. In John chapter 16, verse 33, Jesus said, I have told you this so that you might have peace in your hearts because of me. While you are in the world, you have to suffer. But cheer up, I have defeated the world. Grabe. Pakisabi nga sa katabi, cheer up. Pakisabi dun sa isa mong pangkatabi, cheer up. Jesus said, I have defeated the world. So, challenges are there to make us better persons. Remember, Jesus has defeated this world. Persons who are ready to love and serve our family, our community, our country, and even the rest of the world. I want to pray for you, friend. I feel in my heart that you need help right now. And after this, I would like you to connect to a group. Kailangan mo yan. Hindi mo kayang mag-isa ang problema yan. And I would want to pray for you because Jesus loves you very much. Pray with me. Ilapit mo lang yung kamay mo dyan sa screen and pray with me. Sabi mo, Jesus Christ, I need you so much. Lead me to love you more. I want to serve you. I want to give my life to you. And today, starting today, I give to you my life. Panginoon, gamitin mo ang buhay ko para kayo makapagsilbi pa at magmahal pa sa iyo. Maraming salamat. I also like to pray for those who feel hopeless. Lord, I pray that you will touch the heart of that friend or brother and sister. I pray that you will put hope in his life now. Extend your mighty hands to him, to her. Bless her. Heal her. Touch her. Speak to her in a personal way. Maraming salamat. Panginoon, we pray that today you will use us amidst all of our challenges. And we thank you so much for all of this. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Kaibigan, again, I would like to invite you to join us continually. Tuloy-tuloy lang, wag kang tumigil. I would like you to like and share this particular page to your family. Baka mayroon pang nangailangan kay Jesus sa iyong family. And also, please join our FB Live every day. 9 o'clock na umaga po yan. On the same page ho. Join our 21-day Faithful Achievement Challenge. Para ang isip natin talagang laging gumigiling. Meron tayong ginagawa, tsaka meron tayong action na ginagawa. Also, join a faith group by clicking bit.ly/faithfulconnect and have faithful new friends with you. And this coming Sunday, tuloy-tuloy lang na tayo magmamahal sa ating Panginoon. Our Sunday online services. On this page, 10 a.m. for the Filipino service and 3 p.m. for the English service. We will also have our Communion Sunday on that Sunday. So, sa mga bahay po natin, please prepare bread or crackers for our Communion. And if you have juice, kung ito ay grape juice, mas maganda. Kung wala naman, any juice will do. So, we'll have the special time of communion with each other. Mga kapatid, we need to help each other. We need to connect to each other. We need to see God work in our lives. So,
See you always. Be a blessing to some. Love God more. Lead more disciples for Jesus. This is Dr. Otto Gustilo signing off.